pagsa mo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Papuri, alay namin sa'yo. Tinggig ang dalangin at pagsabo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tuwing tayo nagsisimba, kinikilala natin na si Jesus ang tinapay ng buhay, na si Jesus ang pinagmumulan ng walang hanggang biyaya at kaligtasan. Kaya nga't ihanda natin ang ating sarili, makinig sa Kanya, tanggapin siya mamaya sa banal na komunyon. Humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos, aminin ang ating mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga, kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinaguga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasasilaw na liwanag mula sa langit. Anupat nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig.
tugon sa kanya. Tumintig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman, may isang alagad ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangyatain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalimatuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nanalangin ngayon sa isang pangintain. Nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyong tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapanto ako rito ng Panginoon Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may lalaglag na tila makaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Sinabi ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat na lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig naukos sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tumayo po ang lahat. Sa katawang aking hain ay
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Biyernes na naman, araw ng Quiapo, araw ng ating debosyon, at tayong lahat ay narito upang magbigay pugay sa ating Panginoon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kamakailan po ay nagmisa ako sa isang lugar, isang bahay ng isang bayani ng bansa. At opo, ang mga bayani ay ginugunita natin, inaalala natin, pinaparangalan natin dahil may nagawa silang mabuti para sa ating bayan. Ipinagtanggol nila tayo, tinulungan tayo, ipinaglaban tayo. Ngunit kapag ginugunita natin sila, inaalala natin ang kanilang ginawa. At sana ay matularan natin sila. Ngunit hanggang doon lamang ang pwedeng gawin sa atin ng mga bayani. Hindi tayo kayang patalinuhin. Halimbawa ni Jose Rizal, napakatalino niya, pero kahit anong gawin natin, pumunta man tayo doon sa Luneta araw-araw, hindi niya tayo kayang patalinuhin. Si Bonifacio, napakatapang at hinahangaan natin ang kanyang katapangan, pero wala siyang magagawa para gawin tayong matapang. Siguro may inspire tayo, pero sa kanya, wala siyang kakayanang patapangin tayo. Kahit sinong bayani, wala silang magagawa para matularan natin sila. Ngunit ang ating mahal na pong Jesus sa Sareno, hindi lang isang bayani,
hindi lang isang guro, hindi lang isang mabuting tao, hindi lang siya isang propeta gaya ng pagkakaalam ng ilan. Siya para sa atin ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. At dahil dito, may kakayanan siya na kung anuman ang sabihin niya ay magagawa para sa atin. Sabi ko nga sa inyo, ang bayani, hindi tayo kayang patalinuhin. Pero si Jesus sa Sareno, kaya tayong bigyan ng karunungan sa buhay. Si Bonifacio, si Aguinaldo, si General Luna, o sino man, hindi nila tayo kayang patapangin. Pero si Jesus na Sareno, kaya niya tayong gawing buo ang loob, matibay ang kalooban, lalo na sa gitna ng mga panganib at pagsubok sa buhay. Ito ay dahil siya'y anak ng Diyos. Siya rin ay Diyos. Totoong tao at totoong Diyos. At sa hangarin ito ni Jesus sa Sareno na maibigay sa atin buong-buo ang kanyang biyaya, maging ang kanyang buhay. Kaya nga, di ba, muli siyang nabuhay upang tayo din muling mabuhay. Tinalo niya ang kamatayan para tayo din matalo ang kamatayan. Pinuksan niya ang kasamaan at kasalanan upang tayo din mapuksa at matalo ang kasalanan. At para lalong maibahagi ito sa atin, upang ang lakas niya, ang buhay niya, ay biyaya niya ay mapa sa atin, ganun na lamang tayo kamahal ni Jesus sa Sareno na ang paraan ng pagtanggap natin sa Kanya upang maganap yung Kanyang kagustuhan ay ginawa niya na maaari natin maabot araw-araw. At ito ay sa pamamagitan ng banal na misa upang maibahagi sa atin ang lakas, buhay at biyaya ni Jesus. Ito'y ginawa niya pag tinatanggap natin siya sa banal na misa. Kaya nga napansin niyo ito mga araw na ito, ipinapaliwanag ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ito ang dahilan kaya para sa ating mga Katoliko, ang pinakatumpak, pinakaganap na panalangin ay ang banal na misa. Kaya lagi kong pinapaalalahanan po ang mga tao, pag nagsisimba po tayo, huwag na tayong magdasal ng kung ano pa. Huwag na kayo magrosaryo habang nagsisimba. Huwag na tayo magnobena pa, magdasal ng kung ano-ano habang tayo nagsisimba. Sapagkat ang pinaka-perpektong dasal, ang pinaka-buong dasal, mismo ang misa. Ang kailangan lang natin, makinig, makibahagi, at tanggapin si Jesus, lalo na sa banal na komunyon. Yun yung hindi maintindihan ng mga tao nung panahon niya. Papaano natin siya kakanin? Sabi ni Jesus, ang laman ko, ang pagkain nyo. Ang dugo ko, ang inumin nyo. Parang nandiri yung mga tao. Paano natin kakainin yung laman niya? Paano natin iinumin yung dugo niya? Hindi nila maintindihan si Jesus. Kaya nga nung huling hapunan, matatandaan ninyo, nang kasama niya ang mga alagad, nang kinuha niya ang tinapay, anong sabi ni Jesus? Ito ang aking katawan. Nang kinuha niya ang alak, anong sinabi ni Jesus? Ito ang aking dugo. Kainin niyo, inumin niyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya nga para sa ating mga Katoliko, ang pinakakayamanan natin ay ang banal na Eukaristiya.
Ang kaba ng kayamanan natin, makikita nyo sa tabernakulo kung saan nakatago ang katawan ni Kristo, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito ang pamamagitan na ginagamit ni Jesus upang mangyari ang gusto niya para sa atin. Pero mga kapatid, hindi sapat na kainin natin at tanggapin natin siya. Opo, mahalagang kunin natin siya at kainin. Ngunit kalakip nito ang paniniwala, pakikinig at pagsunod sa Kanya. Ito ang pagkakaiba sa ordinaryong pagkain. Ang ordinaryong pagkain, kahit ano, pwede mong kainin. Pero sa ating Panginoon, pag tinatanggap natin siya, ibig sabihin nito, nakikinig tayo, sumusunod tayo, at nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya mamaya mga kapatid, pagpipila tayo sa banal na komunyon, tandaan natin yon. Hindi lang tayo basta tatanggap ng tinapay o kung ano man yan. Ang tinatanggap natin ay katawan ni Kristo. Kaya nag-iingat tayong hindi malaglag. Kaya sinusubo natin agad. At mas mahalaga, kapag lumalapit tayo, ibig sabihin nun, maayos at sinisikap nating maayos ang ugnayan natin sa Kanya. Kaya nga itinuturo sa simbahan, pag namumuhay ka sa kasalanan, huwag ka muna mangumunyon. Dahil taliwas yun, tinatanggap mo si Jesus, pero yung buhay mo, hindi mo tinatanggap si Jesus. Kasi hindi ka sumusunod kay Jesus. May kaaway ka, may kagalit ka. Huwag kang mangungumunyon lang. Tapos pagkatapos ito, mga away ka uli. Magmumura ka uli. Mamumuhay ka pa rin sa kasalanan. Magnanakaw ka rin. Mananakit ka pa rin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap sa banal na komunyon ay pagtanggap din kay Jesus sa Sareno sa Kanyang mga turo at paggabay. Kaya tayo nandito tuwing Biyernes, lalo na, dahil gusto nating sabihin kay Jesus sa Sareno, nais ka naming makatagpo, nais naming magsimba, nais naming mangumunyon para kami pagpalain. Sa pagbibigay ito ni Jesus sa Sareno ng Kanyang sarili, ibigay din natin yung buhay natin sa Kanya. Ibigay din natin yung pagsunod natin sa Kanya, pagtitiwala at pakikinig. Ito sana yung palitang nangyayari tuwing Misa. Hindi lang tuwing Pasko may exchange gift. Tuwing Misa may exchange gift. Ibinibigay ni Jesus na Sareno lahat, lalo na ang pinakamainam para sa atin. Minsan nga hindi natin alam kung ano yung pinakamainam para sa atin. Iba yung inihingi natin. Iba yung ibinibigay niya. Pero mas maganda pala yung ibinibigay niya kaysa sa inihingi natin. Kaya nga mahalaga, ibigay natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Ibigay natin yung pakikinig natin para malaman natin. Baka binibigyan ka na ni Jesus, pero iba kasi yung inihingi mo, kaya hindi ka masaya sa buhay. Kaya pakiramdam mo, kulang pa rin ang buhay mo. Pero meron palang mas maganda, mas mabiyaya, sapagkat mas alam niya kung ano ang kailangan natin. At sana, bawat panahon tayo nagsisimba, may pagpapalitan ng alay. Hindi lang yung inuhulog nyo sa basket ang alay natin. Ang mas mahalagang alay natin, yung buhay natin. Kaya hindi ho ganun kadali
pag pumipila tayo sa banal na komunyon. Hindi ho ganun kasimple na aabot lang tayo at susubo ng parang tinapay. Sapagkat ang tinatanggap natin mismo ang katawan ni Jesus sa Sareno. Kaya alagaan ho natin, maging malinis yung kamay natin, pag tumatanggap tayo, walang lamang pagkain ang bibig natin, kapag susubo tayo, at higit sa lahat, pagbalik nyo sa upuan, magdasal kayo, makinig tayo, may gustong sabihin sa iyo ngayon si Jesus, at ihanda mo yung puso mo, itakwil mo ang kasalanan, upang sa gayoy, maibigay niya kung ano ang pinakamainam para sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Jesus Nazareno naming mahal, naririto na naman po kami, inyong mga alagad, iyong mga kaibigan, iyong mga deboto. Salamat po na ibinigay niyo ang lahat-lahat, hindi lang sa krus, kung hindi sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, ibinibigay mo pa rin ang sarili mo para sa amin. Maging handa kami na tanggapin ka, lalo na sa banal na komunyon. Makinig nawa kami, sumunod nawa kami, magtiwala nawa kami sa iyo. Itakwil namin ang kasalanan, magbalik loob kami sa iyo, upang sa pagtanggap namin sa iyo, tunay naming matanggap ang biyayang nilaan mo sa amin. Turuan mo kaming laging magsisi. Turuan mo kaming laging gumawa ng mabuti. Turuan mo kaming lalong magmahal sa iyo. Sapagkat kayo po, Jesus Nazareno naming mahal, nag-uumapaw ang iyong pagmamahal para sa amin. Kaawaan mo po kami, basbasan niyo po kami, mahal naming pong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan
na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakipagkaisa sa Kanya. Kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalad. Mayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyong kalugdan at kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pag-ain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Osana, osana, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Gugunitain uli natin ngayon ang pag-aalay ni Jesus sa Sareno. Ihanda natin ang ating mga puso. Ialay din natin sa Kanya ang ating buhay. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kapag hindi kami nakikinig
sumusunod at nagtitiwala sa iyo. Kapag hindi kami nagbibigay galang, lalo na sa pagtanggap namin ng banal na komunyon. Kapag hindi kami nangungumpisal at nagbabalik loob sa iyo bago mangumunyon. Linisin niyo po kami, pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo ang Panginoon natin, ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
Announcement para sa pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birheng Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 29, 2023, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na ikasampulang umaga na pangungunahan ng ating rector na Sir Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang sa Linggo, April 30, 2023 at ang misa naman ay ng pamamaalam ay sa ganap na ika-anim ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, Rector ng Antipolo Cathedral at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayong lahat. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, sa amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at sa inyong tulong sa ating simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin na lalong magmalasakit at magmahal sa ating kapwa. Si Jesus Nazareno, ang pagkaing nagbibigay buhay. Tanggapin natin siya, lalo na sa banal na komunyon, nang may pakikinig, pagsunod, at pagtitiwala upang ganap natin matanggap ang kanyang biyaya. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang buhay ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba.